Gusto niyo sumali sa rugby? Nakapaglaro ko naman ng shogi? O, lumapit na sa amin yung men. Baka gusto niyo sumali sa basketball club! Teka bro, may club ka na ba? Mahilig ka bang magbasa? Marami na kayang sumali sa club natin. Ang bagong miyembro! Ito ba ang basketball club? Kung intensity sa kanya ng isang wild tiger. Gusto kong sumali. Muna, siguro naman, alam mo katatayo lang ng school natin last year. Puro second year pa lang ang players namin. Kaya aalis na ako pagkatapos ang kanipanista. Wala kang dahilan kung bakit ka sumali? Wala talaga. Natakot siya! Talaga bang first year lang siya? Gamil, nag-aral siya sa Amerika. Hindi na ako nagtataka. Tignan nyo! Nakalimutan nyo to. Ay, siya sa Takeo Basketball Club? Ang ibig mo sabihin? Oo, tama. At kung first year siya ngayon... nakakainis naman! Bakit hindi ko malang maalala ang mukha niya? Isang lalaki. Ako si Tetsuya Kuroko. Okay! Basta? Hindi ba siya coach namin? Siya advisor natin, si Mr. Takeda. Ngayon nakilala niyo lang lahat si Mr. Takeda. Ang susunod yung gagawin... Alisin ang sir! Masyado kang matigas. Sa totoo lang, tama siya. Paano mo nasabi? Alam niyo na kagad sa unang tingin pa lang? Training program. Yun ang skill na nakuha niya mula sa daddy niya. Ang mag-observe ng katawan at kumuha ng data araw-araw. Kaya, inaasahan ko na magugulat kayo sa kanya bilang coach. Ano problema? Isa pa, nakikita ko rin na may potensyal siya. Ngayon lang ako nakakita. Kasi... Nakita mo na sila lahat. Maliban dyan kay Taiga. Teka, para malaman ko kung malakas talaga siya. Mukhang wala siya dito ngayon, ah. Kanina pa ako nandito. Nasa harapan ko na siya nang hindi ko malang napansin. Teka, siya sila kanina, Kels? Mukha naman siya hindi player. Nagkakamali ka. Hindi ba, Tetsuya? Naglaro naman ako. Generation of Miracles. Ano naman yan? Alisin mo ang shirt mo! Huh? Okay. Sino ba talaga siya? Napakababa ng stats niya. Bila lang naging regular player siya sa isang malakas na team. Nakapagtataka. Hoy, ikaw. Kanina ka pa dyan? Kumusta? Ba't ka nandito? Ganun ba? Siya nga pala. Nag-aaral ako sa bansang Amerika. Nadismaya ako simula nung bumalik ako rito. Napakababa ng standards sa kakayahan ko. Nalaman ko kung gaano kalakas ang tinatawag na generation lahat. Pero parang may hindi tama sa'yo. Hindi ko alam kung malakas ka. Nakita ko kung gaano talaga kagaling ang Generation of Miracles. Seryoso pa? Yung mga tao mang hindi nabiyayaan ng pisikal na lakas, marami pa rin atleta ang nag-e-excel sa pag-improve ng kanilang kakayahan. Wala man lang espesyal sa kanya, hindi siya nakakatuwa. Mabuti sa akin! Paano mo naisip na matatalo mo ako kung ganyan kakalampas sa paglalaro? Napaka... Kukumpara sa akin, alam ko na yun sa simula pa lang. Ano bang binabalak mong gawin? Gusto... Hindi ako makapaniwala. May mali rin yata sa akin. Napaka... Hindi ako interesado sa mahihina. Kahit ano pang effort ang gawin mo, hindi sapat ang puro salita. Gusto ko malaman mo na talent ang... Ha? Una sa lahat, gusto ko ang basketball. Isa pa. Ano sabi mo? Hindi naman ako tulad mo. Walang ba ang pwersa na lakas niya para sa play na yun? Nakakabilid! Agaway! Oras na para ipakita ang kaya natin gawin. Pinibigit na bigil na si Taiga! Oo, tama! Sabi mo dyan! Pag-iusap, Hina. Hindi ko na makalimutan. Referee nga pala ako. Siya nga pala. Pwede mo bang ipasa sa akin ang bola? Kaya niyan! May 3 minutes pa! Paano kaya nakawala ang pasang yun? Bakit hindi ako mapakali? Sinasadya niyo bang hindi kaya habang tumatagal? Lalo hindi siya napapansin ng iba pang players?
Inilalayo niya ang atensyon ng kalaban mula sa kanya. Isa pa, para mas akong atensyon ng kalaban sa kung saan. Siya ang invisible regular player ng Teiko. Siya nga ang sixth phantom member ng Generation of Miracles. Kainis, nakawala sa akin yung mga pasa ng Tetsuya. Gano'n ba talaga kalakas ang Generation of Miracles? Anong gagawin? Kasi yung limang prodigies, bawat isa sa kanila naglalaro na sa kanya-kanyang school. Isa sa mga school niya, sigurado. Yan ang nakakapagpainit sa akin. Manda sila. Mababagsakin ko silang lahat. Talent meron ka, pero sa mga nakita ko, wala ka pa sa kalingkingan nila. Hindi mo yung kaya ng mag-isa.